Welcome to Maestro Mall YouTube channel. Magandang araw. Ang asignatura natin ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalawang baitang, Quarter 2, Week 1. Aralin 1. Kaibigan, maging sino ka man at kaibigang hindi ka kilala. Kasanayan na dapat linangin na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging sensitibo sa damdamin at pangangailangan ng iba, pagiging magalang sa kilos at pananalita, at pagmamalasakit sa kapwa. Mga inaasahan, na isasagawa ang wasto at tapat na pakikitungo at pakikisalamuha sa kapwa, na ipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging sensitibo sa damdamin at pangangailangan ng iba, pagiging magalang sa kilos at pananalita, at pagmamalasakit sa kapwa. Nakapagpapakita ng pagkamagiliwin, pagkapalakaibigan, na may pagtitiwala sa mga sumusunod: kapitbahay, kamag-aral, bagong kakilala, kamag-anak, panauhin o bisita, taga-ibang lugar, paunang pagsubok. Bilugan ang letra ng larawang nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan. Handa ka na bang malaman ang mga tamang kasagutan? Narito ang mga tamang sagot. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Tayo muna at magbalik tanaw sa nakaraan nating aralin. Lagyan ng check kung sumusunod sa mga tuntunin ng pamayanan at X kung hindi naman. Maaari mong ihinto ang video na ito upang masagutan mo ito ng tama. Handa ka na bang malaman ang tamang sagot? Una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Panglima. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Pagpapakilala ng aralin, tingnan nyo ang larawan. Ano ang iyong mararamdaman kung makikita mo sila? Ano ang iyong gagawin? Mayroon ka bang maitutulong sa kanila? Paano mo pakikitunguhan ang hindi mo kakilala? Sa araling ito, matututuhan natin ang tamang pakikitungo sa ating mga kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, bagong kakilala, at taga-ibang lugar. Basahin natin ang kwento ni Lala. Ako si Lala. May kapitbahay ako na ang pangalan ay Myla. Kaklase ko rin siya. Pumapasok siya sa paaralan kahit walang baon. Butas na ang kanyang tsinelas at luma na ang kanyang damit. Minsan, naglalaro ako ng aking manika nang dumaan si Myla. Ano ang dapat kong gawin? At bakit? Ikaw ba ay isang magiliw na bata? Paano mo maipapakita ang pagiging magiliw? Narito ang mga iilan sa mga dapat nating gawin upang maipakita ang pagiging magiliw sa kaibigan, kamag-aral, bisita, kamag-anak, kapitbahay, at kakilala. Pinapapasok ko sa bahay ang aming mga bisita. Ganoon rin ba? Mahusay! Nakangiti ako kung mayroong bagong kaklase. Ginagawa mo rin ba ito? Magaling! Kinakausap ko ang aming mga kamag-anak na may paggalang. Ikaw ba ay magalang din? Very good!
Nakikipag-usap ako sa aking bagong kakilala. Nakikipag-usap ka rin ba sa iyong bagong kakilala? Magaling! Nakikipagkilala ako sa bagong lipat na kapitbahay. Lahat ba ng mga nabanggit ay palagi mong ginagawa? Kung hindi, ano ang iyong dahilan? Maaari mo bang ipaliwanag? Bukod sa ating mga kakilala na nakakasalamuha araw-araw, mayroon ding ibang tao na hindi natin kakilala ang makakasalamuha at makikita natin sa ating paligid. Subukan natin gawin ang mga gawain sa ating module. Maaaring ihinto ang video na ito upang masagutan mo ng tama ang mga gawain. Bilugan ang bilang ng larawan na nagpapakita ng pagiging magiliw. Tandaan, dapat nating ipakita sa ating mga kapitbahay, kamag-anak at kamag-aral ang pagiging magiliw at palakaibigan na may pagtitiwala. Ipadama natin na sila ay ating mahal, nadarama at nauunawaan natin ang kanilang mga damdamin. Kakilala o hindi, kaibigan o panauhin, ay dapat nating pakitunguhan ng pagiging magiliw. Kaibiganin natin sila ng may pagtitiwala at pag-iingat. Pag-alam sa mga natutuhan. Sumulat ng isang pangungusap na nagpapakita ng pagiging magiliw sa kamag-aral, kamag-anak, kapitbahay, pangwakas na pagsusulit. Iguhit ang masayang mukha sapat lang kung nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan at malungkot na mukha kung hindi. Pagninilay. Gumupit ng isang larawan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Idikit ito sa kahon. Binabati kita sa ipinamalas mong galing. Hanggang sa muli! Please don't forget to subscribe! Thank you for watching!